update kay Troy Rosario na posibleng di pa makapaglaro dahil sa spinal cord injury at dislocate sa hindi liit na daliri na natamo nito noong game 3 na kailangan ng surgery. At sa pag-review ng pangyayari ng PBA mula sa flagrant foul penalty 1 ay itinaas ito sa penalty 2 at magmumulta ng 20,000 pesos si Corpus. At sabi nga ni Corpus ay hindi niya intensyon ang nangyari at good term naman sila ni Troy at kaibigan niya ito. Para sa akin, sariling opinion ko, sa nakita ko, sa tingin ko naman, base sa napanood ko at naglalaro din naman ako ng basketball. Oo, sinadya pero walang intention para ma-injury si Troy na di akalain ni Corpus na magiging ganon yung kalalabasan at pagbaksak ay masama. Mabilis ang takbo ni Corpus sa pagsalubong kay Troy at makikita nyo, hindi yung kamay ang tumulak. Nakabuelo si Troy at napush ng katawan ni Corpus. Dahil mas matangkad si Troy, kaya nang tumalo ng mataas ay sahod talaga ang kalalabasan. Kaya masama yung baksak, ang mali ni Corpus dapat sinalo niya at di umiwas. Parang sa play na ito, medyo mas malakas yung impact ni Eram sa pagsalubong. Mas matangkad nga lang si Eram, kaya hindi masasahod si Corpus. At kung medyo mahina-hina din ang katawan ni Corpus, injury ang abuti nito. Isa pa sa play na ito, pasalubong ang katawan ni Eram at malakas din ang pagkakabangga. Kaya posibleng ma-injury din si Ian Sanggalang. Para sa akin, example ng mga sinadya, yung pagpatid sa player gaya ng ginawa ni Gio. Na delikado talaga pag nagkamali ng baksak at sana wala nang pangyayaring ganyan sa game 4 at para maiwasan din magkainitan talaga yung mga player dapat tama yung tawag ng mga referee kasi once na mali yung tawag or hindi tawagan yung may foul talaga mag-iinit yung player masabi ng player na ganun ah walang foul gawin ko nga din at madadala sa laro kaya magiging sobrang physical na yung laro. Oo, physical talagang basketball pero hindi sobra na magiging UFC na. Magandang matapos nila ang seri na wala na masasaktan ng sobra kasi magkakaibigan din naman itong mga player. Fans na lang talaga yung halos magpatayan salita pa lang. Game 4 Magnolia vs. Token Tex. This is End Time. Thanks for watching.